Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal ng mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihili ngayon. Lalong higit, biyaya ng kagalingan sa mga maraming may karamdaman. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan ang gagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos ng mumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handa lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon,
siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw kung gabi ay di ka sasakta ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoong siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit nakailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At lagi kayong welcome sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din, Santo Padre Pio, ating siyang palakpakan, laging nakikinig sa atin. Kanina, habang ako'y nakaupo doon,
Kahit medyo malabo ang aking mata, pinagmamasdan ko ang inyong mga mukha, no? Ako ho, hindi nakakakita ang aking kaliwang mata, o kaya medyo malabo. Sabi ko, masaya kaya ang mga tao, no? Pag sila kayo sumisimba, sila'y masaya. Kita ko'y parang malulungkot, ano? Parang sila ay kakoy, parang ang bibigat ang dinadala ng mga taong ito, ano? Parang lahat yate may sakit, may problema, mga may pinagdadaanan. Lahat ay may kanya-kanyang bigat. Amen. Ano? May kanya-kanyang tayong bigat. May kanya-kanyang baon-baon na ibinubulong kay Padre Pio. Nanawa tayo'y kanyang pagalingin sa karamdaman, pagbigyan sa ating mga requests, no? Mga minamahal na mga kapatid, ang ating napakinggang pagbasa, yan ang susi kung papaano ang tao sasaya. Kung paano ang tao liligaya sa kanyang buhay. Si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Kita niya, no? Kita niya ang mga tao ay malungkot at kita niya ang hirap ng pinagdadaanan ng mga tao. Sunod ng sunod kay Jesus sapagkat wala na silang mapuntahan. Ang mga pinagsasalitaang ito ni Jesus, ito yung mga laborer, mga manggagawa, mga magsasaka. Sapagkat kita ng mga tao, ng kanyang mga kababayan, sa kabilang banda, naroon ang mga mayayaman. No? Sa kabilang side, kaya nandun ang mga mayaman, nandun ang mga, sa tingin ng mga tao, ay pinagpala. Kaya ito ang binanggit ni Jesus sa kanila. Mapapalad kayo. No? Pagiging mapalad, pagiging maligaya, pagiging masaya. At ito nga, walo ito, kung papaano ang tao liligaya. Sapagkat ang alam ng tao, ikaw ay magiging masaya kapag ikaw ay mayaman. Kaya ang tao, tayo talagang nagsusumikap, yumaman. Sapagkat ang alam natin, pag tayo'y nagkamit ng maraming pera, akala mo, masaya ka. Kaya hinahangad nating yumaman. Padalwa, hinahangad nating tayo magkaroon ng magandang karangalan. Dangal. Akala natin kapag tayo ay kinikilala ng mga tao, ikinararangal ng mga tao, tayo masaya. Kaya nagsusumikap kang maging successful, maging kilalang tao sapagkat ang akala natin tayo'y maligaya dyan, no? Marami ding tao ang naghahanap ng kaligayahan, pleasure, sa iba't ibang uri. Paano sila liligaya? Ang iba, addiction sa lahat ng maraming bagay, no? Dinadala ang sarili, nagiging addict sa ganung bagay, sapagkat alam nila, sila'y liligaya doon, no? Mga minamahal, maraming tao ang nakarating, maraming tao ang yumaman. Pero alam nila sa kanilang sarili, kulang pa rin at kulang. Hindi pa rin maligaya. Maraming tao ang naging addict sa napakaraming bagay. Pero alam nila, hindi pa rin sila maligaya. Sa kaibuturan ng kanilang puso, sila'y malungkot. Maraming mga tao ang nakarating, nakatungtong sa mataas na nakarangalan, nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Pero, alam natin, hindi pa rin sila maligaya. Pero paano ang tunay na pagiging maligaya ng tao? Tingnan natin si Jesus. Yan. Si Jesus. Yan ang napakaligayang tao. Karangalan, hinubaran ng karangalan. No? Siya'y inalipusta, no? Dinudura-duraan ng mga tao. Inalis niya, hinubad niya ang lahat ng karangyaan. Karangalan, wala siya. Kayamanan, wala siya. No?
Kaya nung binabanggit niya, mapalad kayong mga aba. No, mapalad kayong mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ka umaasa sa material, hindi ka umaasa sa mga bagay na magpapaligaya sa iyo, hindi mo ina-attach ang iyong sarili sa kayamanan o anumang material na bagay, kundi ang focus mo'y ang Diyos, mapalad ka. Magiging masaya ka. Sapagkat ang iyong pinaghahandaan ay ang buhay sa kabila. No? Mapalad yung mga nahahapis. Ano ibig sabihin ng nahahapis? Those who mourn. Sino yung mga taong yun? Ito yung mga taong hindi attached sa mga bagay na pleasurable sa kanila. Hindi sila attached, hindi sila addict sa maraming mga kahalayan, droga, o kung anumang bagay. Hindi sila attached diyan. Kaya sabi ni Jesus, mapalad kayo pag hindi kayo attached sa ganyang bagay. Ang tawag niya ay nahahapis, no? Yung translation sa Tagalog, no? Sapagkat ang iyong kaligayahan, yung ma-attach ka sa Diyos. Yung dalhin mo ang iyong kaluluwa sa Diyos. Mapalad ka, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa oras na ito, tingnan mo ang iyong sarili, saan ka naka-attach ngayon, no? Yung mga bagay na hindi mo kayang i-give up. Material, kayamanan, something na pleasurable para sa iyo, karangalan, no? Pag hindi ka makaalis dyan, laging kulang at kulang ka. Laging ang pakiramdam mo'y empty ka. Yan ang pakiramdam ng isang taong naghahanap. Laging may kulang sa iyo. Para laging may kulang, kaya lagi kang may hahanapin. Hindi mo alam, yung kulang na yan ay ang Diyos. Sapagkat pag ang tao ay hindi nagdadasal, sapagkat tayo mga Kristiyano, tayo talagang dapat tayo, obligado tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya pag ang tao sa maghapon ay hindi nakapagdasal, pakiramdam mo may kulang sa iyo. At yung kakulangan yan ay dumadami ng dumadami. Nakaisang linggo ka nang hindi nagdadasal, nakaisang buwang ka nang hindi nagdadasal, nakaisang taong ka nang hindi nasimba. Kaya ang laki na parang vacuum ang iiwanan sa iyo niyan. Maghahanap ka. Ang akala mo, ang hinahanap mo'y material, ang akala mo, ang hinahanap mo'y bagay na magpapaligaya sa iyo. Sa tunay, ang hinahanap ng kaluluwa mo ay ang Diyos. Kaya pag ang Diyos ay na-encounter mo, natagpuan mo, i-give up mo ang lahat. No? Kaya pag ikaw ay natagpuan mo ang Diyos, kahit ikay may sakit, kahit ikay may pinagdadaan ng problema, magiging magaan yan. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Pero kung hindi mo matatagpuan ng Diyos, ang lahat ng tingin mo dyan, parusa sa iyo ng Diyos. Sapagkat, kaya ito'y ibinigay ni Jesus sa mga tao, sapagkat ang alam ng mga tao, kapag ikaw ay may sakit, dahil nung panahon ni Moises, pag ikaw ay nagkakasakit, nagkakaketong, dumadaan ng matinding kamatayan, mga problema sa iyong tahanan, nung panahon ni Moises, ito ay parusa sa kasalanan mo at ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang. Pero nung dumating si Jesus, hindi, iniba niya ang pagkakasakit, ang kamatayan, ang mga paghihirap. Yan ay magiging daan para mapalapit ka sa Diyos. Hindi yan parusa ng Diyos. No? Yan ang new covenant. Yan ang pagdating ni Jesus, binago niya ang lahat. Kaya kung ikaw sa oras na ito, sa palagay mo, may mga nasa ganito kang sitwasyon, ang Diyos ay nangungusap lamang sa iyo, no?
pinapalapit ka sapagkat baka marahil yung kakulangang matagal nang wala sa iyo ay hindi mo napupunan ang obligasyon mo sa Diyos na magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sapagkat kapag ang tao talaga'y hindi lumapit sa Diyos, ang dami nang nawawala sa tao. At ang dami nang pumupunta sa iyong katauhan na masama. Dahil walang Diyos sa iyong kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, nawa, yung vacuum na iniiwanan ng ating hindi pagdadasal, ngayon inyong nalaman na, ngayon pala, ay ang tayon pala'y dapat punan natin ng ating pagdadasal at ng ating pagsisakripisyo, ng ating paglapit sa Diyos. At pag yan ay napuno, yung vacuum na parang pakiramdam mo'y empty ka, napuno ng Diyos, dyan magiging maligaya ka. At titigil ang paghahanap mo sa maraming bagay, maraming material. Kaya yan ang inyong hilingin kay Padre Pio na nawa, ma-encounter nyo ang Diyos sa isang tagpuan na hindi masakit sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Minsan, nakakatagpo natin ang Diyos na parang ang hirap tanggapin at ang hirap unawain. Sapagkat minsan, siya'y nakipagtagpo sa atin sa paraang masakit at tayo'y lumuluha. Ganyan minsan ang Diyos, mangusap sa tao. Kaya inyong hilingin kay Padre Pio na ang Diyos ay punuan niya ang ating maraming bagay, maraming kakulangan, na hindi masakit sa atin, bagkos pagiging mapalad at pagiging mabiyaya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, sana,
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban,
ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, narito po ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga tatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa sa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaaso po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ang malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-time na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga langis, mga dasalan, mga rab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.